sapa waktu ini yang di mana wah nanti masih sapa mu masa pagi angus nafian. Welcome back sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like and then mag-subscribe. Pindutin niyo na rin yung ating bell para lagi kayong updated sa ating mga na-upload ng video. Tara mga kalapatids, punta tayo ngayon sa flyer loop natin. Makikita nyo lahat ng mga pang south namin at saka mga yung pang NDR namin, magkasama na sila. Makikita nyo na medyo luma na rin yung ating flyer loop kasi nabili lang din natin yan sa isa sa mga nag-iibon dito sa atin. Medyo naglaylo na siya sa pag-iibon kaya nagmanok na lang siya. Kaya binili natin yan para makatulong na rin sa pagpagawa niya ng ibang kulungan para naman sa manok. Tingin naman tayo sa ating breeder loop pero sa ngayon stockbird yan. Mamaya lilinisan natin yan kasi medyo marumi na. Ngayon rest day natin kaya makakapagdinis tayo ng maayos. And papakita natin yung kalangitan, sobrang sa mga ng panahon ang ulap sobra pero hindi naman ganun kadilim. Nakikita nyo naman na medyo maliwanag pa sa ngayon pero kakatapos lang din kasi ng ulan na yan. At mamaya maya tignan natin. Mga kalapatid, may love visitor nga tayo. So tingin natin isa siyang pinakaipa kasi nakikita natin na medyo maliwanag. Pero yan yung kinakaya na yan, binugaw din natin kasi nga hindi natin kilala kung kanino yan. Hindi rin natin mahuli. Ngayong umaga maglilinis tayo ng kulungan ng mga stockbird natin, medyo marumi na. Tara, start na tayo sa paglilinis, medyo marumi na nga talaga. Medyo madumi na yung loop natin kaya ngayon maglilinis tayo. Try natin nalinisan yung sahig ng breeder loop natin. Sa ngayon wala naman tayong binibreed pero nandito yung mga stockbird natin. Ngayon try natin na kuskusin lahat kasi nga sobrang kapal na ng mga ipot ng mga ibon. Yan kasi alos isang linggo or dalawang linggo na hindi yan nalilinisan. Ngayon rest day natin kaya may pagkakataon tayo.
Ngayon mga kalapatids, walis naman yung ating gagamitin para masimot yung mga nakudkod natin na mga ipot ng kalapate. Tara, start na tayo magwalis. Ayan, makikita nyo naman na medyo marumi talaga. Makapal-kapal na kasi 2 weeks nga naman na hindi na linisan yan. Ngayong rest day ko, trinay natin na linisan pero hindi rin natin to masyadong malilinisan kasi hindi rin natin babasain ng tubig. At least kahit papaano natanggal yung mga buong ipot ng mga ibon natin. Pagod na ako nyan, sobrang pawis ko na rin, napapahinga na ako ng malalim, pero kailangan nating linisan yan kasi ngayon lang tayo mayroong magpagkakataon na makapaglinis kasi nga rest day natin, di ba? Kaya ayun, sige, tiyaga lang sa paglilinis. Malapit na rin naman matapos yung paglilinis natin. Ayun, mga kalapatids, malapit na tayo matapos sa paglilinis. Medyo malinis naman na yung ating stock bird loop. Ayan, makikita nyo naman na medyo natanggal na yung mga buong ipot ng ibon. A few moments later. Pagtapos natin maglinis ng kulungan, magpapakain naman tayo ng mga warrior natin, ng mga pang NDR at saka yung pang south natin. Makikita natin na sobrang gutom na sila kasi anong oras na rin naman. Nga pala, magkasama yung pang NDR natin at saka yung pang south natin. Kasi nga, maliit lang din yung loop natin at saka isa lang yung pliers loop natin. Ako, may isa pang ibon sa labas ng loop natin. Ako po, mauubosan ka na ng pagkain. Yari ka, medyo matikas kasi ang ulo mo. Ang tagal mo laging pumasok. A few moments later. Pagtapos natin sila pakainin, papakita naman natin kung saan at kung sino yung mga pang NDR natin at saka yung pang south natin na mga ibon. Magkakasama sila kasi sa loop ngayon. Kasi isa lang naman yung pliers loop natin. Tara, tignan natin at pumasok tayo sa loop natin. Wala, nandito rin pala sa flyer stop natin yung ating Ilagan Isabela Finisher.
sumunod. Yung anak ko, laging nakasunod sa akin yan. Minsan, gusto niya rin na siya yung magpapalipad sa mga ibon natin. Kaya minsan, nagbibideo tayo na kasama yung aking anak. Siya yung magpapakawala ng mga ibon natin para makita niya rin kung paano siya lipad ng mga ibon natin. Ayan, kasi tuwa rin siya sa mga ibon. Siyempre, kapag bata ka nga naman, kung ano yung nakikita mo sa papa mo o kaya sa mga nakakatanda sa'yo, eh parang gusto mo na rin. Yun, sa tingin ko, yung anak ko maghumana sa akin yan sa pag-aalaga ng ibon. Yung isa sa mga finisher natin ng ilagan, makikita nyo yung mukha niya, isa siyang hen. Inishare natin siya nitong summer 2019. Yun, natapos na naman ang ating video. Maraming maraming salamat sa manonood at sa nakapanood ng video natin.